Praise God po, ano? Hello? Masaya po tayo ngayon because our God is risen, di ba po? Love po. Love. A four-letter word, but mentioned in the King James Version of the Bible 310 times. Ganun po, ka-powerful ang love. Kaya nga po naman kayo si Jesus at tumuhay po muli si Jesus dahil yun sa pagpapahal. In fact, Jesus mentioned it as the greatest commandment in Matthew 22, verses 37 to 40. In summary po, ang commandments po na ito ay love for God and love for our neighbors. Pero ano po ba talaga ang ibig sabihin ng love? In 1 Corinthians 13, verse 4, sabi po doon, love is patient, love is kind. Usually po, narinig po natin ito sa mga weddings, proposals, pero may seldom look po sa verse before it, which is 1 Corinthians 13, verse 3. Sabi po doon, if I give all I possess to the poor, and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Kahit ano po namin gawin natin pagtulong, pag-donate sa mga neighbors natin na nangangailangan, wala po talaga itong saysay kung wala po sa atin ng pagmamahal. To relate po to our greatest commandment, if we give our tithes po, but not love God, not thinking about complete surrender and complete obedience to our God's commandment in giving our tithes, and also not loving our neighbors, the people outside this very church, kung saan kailangan nila marinig yung gospel, kung saan kailangan nila na malaman na mahal sila ni Jesus, kaya namatayag yung buhay si Jesus para sa iyo, para sa atin, at para sa kanila. Kung saan po ginagamit yung ating tithes and offering para po sa paglawak po ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kung hindi po natin ito iniisip, at iniisip po natin na pagbibigay po ng tithes natin is a mere obligation, masasabi po sa inyo that we will gain nothing. Kaya po, Lord, hindi po natin sa Lord na sa ating pagbibigay, let us give in love, through love, and for love. Let us pray po. Lord God, thank you for rising because you love us. Panginoon, please bless our tithes and offering. Give us, O God, great love patungo sa iyo at sa aming mga tipo. Lord, magamit po ito sa paglawang ng iyong kaharian sa Diyos.